Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangbubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at liadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang misteryo sa luwalhati, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at liadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalawang misteryo sa luwalhati, ang pag-akyat sa langit ni Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kahayaan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaan ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ikatlong misteryo sa luwalhati, ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at liyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.
Ang ika-apat na misteryo sa luwalhati, ang pag-akyat sa langit sa mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kahayaan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaan ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalimang misteryo sa luwalhati, ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Maria ang Hari, Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin sa aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Kami ay panalangin mo na mapatuloy sa amin ang mga pangako ni Jesucristo. Ipanalangin mo kami rin ng kasanto-santuhang rosary, nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesucristo. Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ay pinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang ipinangako alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit dulot ng COVID-19 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang inyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila'y mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang aming mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, ang anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa buong buwan ng Mayo at panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o Mahal na Ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napaampon sa iyo, Mahal na Ina ng Diyos at aming ding Ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga matamong maawain sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimighati sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay. Kadalas ay naililibig ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang mga nag-aalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nababagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at aming ding Ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama ng Awa na ang laganap na pighating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isamo mo sa iyong mahal na anak tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito, na sinusuong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para puksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalang-alang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria ng Lubhang Banal, pukawin mo ang aming budhi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paano sa hinaharap ay maiiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming Ina, tulungan mo kaming mapagtanto na kami ay nabibilang sa isang malaking pamilya at kilalani na may nagbubuklod sa amin upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matighaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marubdob sa panalangin. Maria, kaaliwa ng mga nagdurusa, yapusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay, bilang pag-asa namin at kaligtasan, ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili o maawain at maalam at matamis na Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Kasama ng ating mga personal na panalangin at intensyon, ihalidin po natin ang banal na misang ito sa nag-alay ng pamisa. Pasasalamat ni Aidan Edison de Assis and family, Father James Cervantes, Mary, Dr. Edan and Evie Gonzaga, Graciano and Lisa Gonzaga, Easy Mantala Customs Brokerage, Magkasi Family, ProStar Tracking Services, Malihan Family, Santos Family, Miss Cecil Palmer, Mr. and Mrs. Pepe and Norma Mercado, Lucido Family, Pacheco Family, ganun din para sa kaarawan ni na Emilio and Emily Viday, Sosema Montero, Jennifer Malipol, Linda Pacono, sa special intention ni na Christopher Orane, Noel and Geraldine Gimpisao, Melanie Domingo, Ralph Ernesto Gonzaga, Jonel and Jamia Celestine, Grace Ray Hayres, Emily De Assis, para naman po sa anibersaryo ng kasal ni na Meling and Rosalie Castillo, Mr. Yolpir and Myra Monpon, Mr. Takenobu and Maria Gilda Fujimoto, para naman po sa kagalingan ni na Alfred Eka Melissa, Maureen Niar Estel, Nash Alfred Marja, Mirna Lanting, Oscar and Yolanda Cervantes, Leopoldo and Felicissima Estuar, Herbert and Victoria Cervantes, Florentino Sager Jr., Aristeo Barrios, Crescencio Caluya, Bonifacio Panganiban, at para po sa kapayapaan ng kaluluwa, ni Nicanor and Olympia Lanting, Victorio Gimpasaw Sr., Norbin Parto, Erlinda Gimpisaw, Santiago y Cristina Borillo, Monina Iris Himpayan, Esther Marbida Roque, Edmundo Ligaya, Maria Teresa Lustre, Paterio Anday, Maximo Lucido Sr., Feliciano L. Torres, Potenciano Villegas, Teodolfo Manilay, Edgar Caldo, Dr. Karen Gonzaga, Atanasio Malipol, Juanito Bautista, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa mga sumusubaybay sa atin through FB Live at 95.9 Radio Totoo. Kasama po ng mga nagpa-intention ngayong umagang ito sa ating banal na misa, ating ipagdasal ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na.
Hilingin natin sa Diyos na sa kanyang pag-ibig at awa, sila rin sana ay magkamit ng buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoong Jesus bago siya lumisan. Sa ika-anim na linggong ito ng muling pagkabuhay, espesyal ang ating pagdarasal para pa rin sa mga frontliners, lalo na ang mga doktor at ang mga nurses at mga hospital workers na exposed sa sakit na COVID-19. Ganun din sa mga barangay officials, mga barangay health workers, mga health workers na patuloy na naglilingkod sa atin at mga pulis, mga sundalo at mga local officials na inaalagaan ang ating kalusugan upang siguraduhin tayo ay hindi mahahawa sa sakit na ito. Kasama ng ating mga personal na intention ngayong umagang ito sa ating banal na misa, simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cordero ng
sanlibutan. Sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon si Pedro at Juan. Pagdating doon, ipanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus at ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpupuri sa Kanya'y ibigay,
Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing, may lakas ang bisig. Lapit at makinig ang nagpaparangal, sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay, ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakaling mang loobin ito ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y suma sa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo.
Malalamin niyo sa araw na yaon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos at mga tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, lalo na po doon sa mga nagpadala ng mensahe sa atin through our FB page, ang Parish and National Shrine ni Padre Pio. Sa ngalan po ng mga paring kasama ko rito, binabati po namin kayong lahat ng isang mapagpalang linggo at naway kamtinin nyo sa inyong pagsubaybay ngayong umagang ito sa Banal na Misa, ang pagpapala, ang pagmamahal at pagpapagaling ng ating Panginoon sa ating mga karamdaman, mapangkatawan man o mapangkaluluwa sa pamamagitan ng ating santo na si Santo Padre Pio. Ang mabuting balita po natin ngayon ay hinalaw mula sa aklat ni San Juan na kabilang po doon sa tinatawag nating final discourse o yung huling pamamaalam ng ating Panginoong Jesus. Kagrupo po nito ang Ebanghelyo nung isang linggo kung saan ipinaalam ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga tagasunod ang kanyang paglisan. At upang huwag masyadong masaktan at mag-alala ang mga alagad sa kanyang pag-alis, Jesus assured them and told his disciples ang the following words. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin. Bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus ito? Alam po kasi ng ating Panginoong Jesus ang damdamin ng mga disipulo sa kanyang paglisan. Sino ba naman ang hindi makakaramdam ng lungkot, pag-aalala at takot kung ang pinaghuhugutan mo ng lakas ay alam mong mawawala? Dito nagmumula ang hugot ng mga unang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Para bang sinasabi nila na bakit mo kami iiwan? Iisinugal na namin ang lahat dahil sa paniniwala namin sa iyo. Pagkatapos na sundin naming lahat ngayon, o pagkatapos naming sundin lahat ang sinasabi mo, iwanan namin ang aming pamilya, ngayon sasabihin mo na aalis ka? Saan ka pupunta? Bakit mo kami iiwan sa gitna ng laban? Kung atin pong bibigyan ng makataong konteksto ang nasa sa loob at damdamin ng mga unang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ganyan, pwede ring mga tanong na papaano na kami? Di ba ikaw nga ang magtatanggol sa amin tapos ngayon sasabihin mo na mawawala ka na, aalis ka? Teka lang, ipaliwanag mo muna sa amin kung bakit. Papaano na kami? Sino ang mangangalaga sa amin? Ganito kasimple o sa simpleng pagpapaliwanag ang konteksto ng pamamaalam ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. At nauunawaan ng ating Panginoong Jesus ang damdaming ganito. Dahil hindi pa nila tuluyang naintindihan ang misyon ng ating Panginoong Jesus. Kung kaya nga sa kanyang pamamaalam at upang patatagin ang kanilang loob at huwag silang panghinaan ng loob, dinagdagan niya ang kanyang assurance sa kanyang mga disipulo ngayong linggo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng tatlong bagay. Una, ang pagsusugo at pagdating ng banal na espiritu, pag-alis niya upang samahan ang mga disipulo o mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus sa kanyang paglisan. Ikalawa, ang pagpapaunawa ng tinatawag na intimate unity
ng Diyos na Santatlo, ang Ama, ang Diyos Espiritu Santo, ang Panginoong Hesus. Na kung kaya nga, bakit mahalaga itong temang ito na ipinaunawa ng ating Panginoong Hesus ngayong umagang ito sa ating banal na Linggo? Dahil ibig sabihin nun, palibasang ito, itong Diyos na ito ay isang tatlo, na ang pagka-Diyos nila ay iisa, ang banal na Espiritu o sa pagsugo sa banal na Espiritu, nandun din ang ating Panginoong Hesus, nandun din ang Diyos Ama. Kumbaga, sa simpleng pagpapaliwanag, ang nawala lang ay ang presensya o katawan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang physical presence. Pero sa esensya, sa katotohanan, sa buong diwa, hindi siya lumisan dahil nandun ang banal na Espiritu. At ang ikatlo na siyang buod na mensahe ng ating mabuting balita ay ang pag-ibig na sentro ng kanyang pangangaral ngayong araw. Anong klaseng pag-ibig ito? Ang pag-ibig na ito ay yung pag-ibig na hindi ipinagpapabukas. Paliwanag natin ng mababaw o simple. Ang pag-ibig na hindi ipinagpapabukas ay katulad ng pag-ibig ni Hong Ji-hong o yung Hong Hong-hong kay Yu Ye-hung sa K-drama na Doctors. Ano ba ito? Ito yung pag-ibig na kumikilala lamang sa ngayon dahil hindi ito naniniwala sa kinabukasan. Wala itong kahapon at wala ring bukas. Bakit walang kahapon? Dahil para kay Dr. Hong 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 or Hong Ji Hong, ang kahapon ay may dalang sakit at lungkot na nagpapahina sa kasalukuyang pag-ibig. At wala rin itong bukas dahil hindi pa ito umiiral. Bunga nito, ang pag-ibig sa kasalukuyan ay nangangailangan na ipahayag, ipadama, at ipakita ngayon, hindi bukas. Kung naalaala nyo yung mensahe nung isa sa pinaka popular or best-selling book sa Amerika at marahil dito rin sa atin, yung Purpose-Driven Life, katulad po ito nung sinabi nung may akda na si Rick Warren. Anong sabi niya? The best way to prepare our life for the future is to love. And the best expression of love is time. And the best time to love is now. Ito yung pag-ibig na hindi ipinagpapabukas. At ganito ang pag-ibig ng Diyos na sangtatlo. Ang Diyos na suma sa atin ay nagmamahal at nagmamahal sa atin ngayon, hindi kahapon, hindi bukas. Dahil ang Diyos na ito ay walang kahapon at walang bukas. Ang tawag dyan is eternal now, kung pilosopiya ang pag-uusapan. At bilang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay nagmamahal sa atin at ang pag-ibig niya ngayon ay laging, o ang pag-ibig niya ay laging ngayon. Sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya at tatawag, ang paglapit natin sa Kanya ay pagpapadama ng pag-ibig niya sa atin ngayon. Nagmamahal siya, hindi kahapon, sapagkat yun ay nakalipas na. Hindi rin bukas, dahil yun ay darating pa. Nagmamahal siya ngayon, at ang pag-ibig na iyan ay laging nag-aanyaya sa atin upang kilalanin ang katangian ng pag-ibig na hindi ipinagpapabukas. Ano yun? Ang pag-ibig na pinatutunayan ng gawa. Sabi po ni Apostol San Pablo, faith without work is dead.
Ito ang paalaala sa atin ngayong umagang ito ni San Juan. Kung nagmamahal tayo, hindi sapat na nasa puso lang natin ito o nasa level ng ating intention. Dapat nakikita ito, ginagawa ng ating mga kamay, isinasabuhay ng ating katawan, at inihahakbang ng ating mga paa. Ang pag-ibig na ito ay siyang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang nung kanyang public ministry, lalong-lalo na nung kanyang ialay ang kanyang buhay sa krus upang patunayan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. This kind of love is what is called Christian love. Ang pag-ibig na hindi lamang ipinagpapabukas, kundi ang pag-ibig na pinapatunayan sa gawa araw-araw, ngayon, hindi kahapon, hindi bukas. Ganito mga kapatid ang ipinamalas na pag-ibig ng mga apostoles matapos lumisan ng ating Panginoong Jesus, matapos umakyat sa Ama. At pinatunayan nila ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. At hindi ito ipinagpaliban at hindi ipinagpapaliban. Ganito rin mga kapatid ang pag-ibig na ipinamamalas ng simbahan sa ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga pari, ng kanyang mga alagad. Ang pag-ibig na ngayon at hindi ipinagpapabukas, ang pag-ibig na may gawa. Ganyan ang ipinakitang o ganyan ang pagsaksi ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Hindi lamang niya ito naramdaman sa kanyang puso. Hindi lamang niya ito naunawaan at ginusto. Isinabuhay niya ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa mahihirap, lalo na sa mga may sakit, sa kaluluwa, sa pamamagitan ng spiritual direction, pagpapakumpisal at pagsagot sa kanilang mga sulat, at pagpapagaling sa mga may sakit sa pamamagitan ng healing liturgy at pagtatayo ng ospital para sa mga nagsasuffer dahil sa kanilang sakit o para sa mga may physical suffering. Masakit po kapag ka may lumisan o nagpapaalam. Pero aminin din natin na sa bawat sakit at pangungulila, mayroong isang bagay na hindi kailanman pwedeng tanggalin ng ating lungkot, ng ating takot, at ng ating pangungulila. Yan ay ang pag-ibig na nagbubuklod sa atin sa kanilang lumisan na sa buhay na ito. Pwede tayong matakot, pwede tayong mangamba, pwede tayong mawala ng pag-asa, dahil sa paglisan at pamamaalam ng mga mahal natin. Pero hindi kayang alisin ng mga ito. Ang pagmamahal na ating ipinakita, ang pagmamahal na ating ipinadama noong sila ay nabubuhay pa. Kaugnay nito, mahalaga na hindi tayo mahuli sa pagpapadama natin ng tunay na pag-ibig sa kanila. Hindi po ito ipinagpapabukas. Dahil hindi tayo sigurado kung meron pang bukas na nakalaan para sa atin o nakalaan para sa kanila. Hindi din natin tiyak ang kinabukasan. At hindi rin ito nasa isip lamang at damdamin. Ito ay pinatutunayan sa pamamagitan ng ating mga kamay, sa pamamagitan ng ating mga katawan, sa pamamagitan ng ating mga paa, sa pamamagitan ng ating mga bibig, sa pamamagitan ng ating mga mata, sa pamamagitan ng buo nating pagkatao. Yan po ang pag-ibig ni Kristo. Yan ang pag-ibig ng tunay na Kristiyano. Saan kayo dapat lumago?
sa pagsasabuhay ba ng pag-ibig o sa pagpapaliban nito sa kinabukasan? Tayo pong lahat ay sabay-sabay nadadasalin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Taglay ang kapakumbabaan, halina't dumulog sa Diyos. Isamo natin sa Diyos ang ating panalangin. Ang bawat itutugon natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan at sa tanang namumuno rito upang mapuspos sila ng Espiritu Santo at nang mapalago nila sa katotohanan at pag-iibigan ng bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga frontliners, upang isugo sa kanila ng Diyos ang banal na Espiritu na magbibigay patnubay at lakas upang mapagtagumpayan ang pagsugpo sa kumakalat na virus na ito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pamahalaan, upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan sa kabila ng kahirapan dulot ng pandemyang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga tagapagtaguyod ng ating parokya at sa mga deboto ni Santo Padre Pio, naway mas makilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at pakikilahok sa mga gawaing pangsimbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng nangamatay, upang sinagan sila sa ng liwanag ng Diyos na magdadala sa kanila sa tunay na kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal at mawaing Ama, dinggin mo ang samo ng iyong bayan. Isugo mo sa amin ang banal na Espiritu upang hindi kami mabalot ng kalungkutan at pagkabigo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak nito para mag-iinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang po may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal.
Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagpagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus ay nabayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligud-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Aming kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang ating mga pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo sila ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanilang lakas bilang bunga ng masagana na dulot mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang pagsunod po sa patakarahan ng pamahalaan, lokal na pamahalaan ng lungsod ng Santo Tomas at ganoon na rin po sa pagsunod sa direktiba ng ama ng Arsidiosisi sa ang Lubhang Kagalang-galang Arsobispo Gilbert Garcera, atin pong ipinapaalam sa inyo na mga nanonood sa atin, sa mga parokyano, sa mga parishioners at sa mga pilgrims and devotees na ang pambansang Dambana po ni Padre Pio ay hindi pa open sa madla. Ibig sabihin, katulad ng direktiba ng gobyerno, hindi pa po tayo tumatanggap ng mga maninimba upang katulad ng panawagan ng pamahalaan, masigurado ang ating kalusugan at ang ating seguridad sa ating paglabas ng mga tahanan. Bagamat meron po kaming other facility na nangangailangang pumasok sa loob ng Dambana, katulad po ng pag-withdraw sa ATM, siguraduhin po ninyo na paglabas ninyo sa inyong mga tahanan ay wala kayong sakit at kayo ay nakasuot ng face mask at dadaan po kayo sa tamang process and procedure sa pagpasok ninyo sa aming gate. I-check po ang inyong temperature, kayo po ay titingnan kung walang lagnat at yung mga precautions at mga alituntunin na ibinigay sa atin ng Department of Health ay aming mahigpit na ipatutupad upang siguraduhin ang inyong kaligtasan sa pagpasok ninyo ng Dambana. So wala muna po tayong public celebration of our Eucharistic celebration and other sacramental services. Ganun na rin po ang iba pang mga kinaugalian nating paniniwala katulad ng mga pagpahid sa mga santo at paghalik sa mga relikya upang siguraduhin ang inyong kaligtasan sa panahon na ito. Sumusunod po tayo sa patakaran ng pamahalaan at patakaran ng Arsidiosesis bilang pakikiisa sa kanilang layunin
na tayo ay makatulong sa pagsugpo at magkaisa sa pagsugpo ng solusyon sa pandemyang COVID-19. Inaasahan po namin ang inyong lubos na pangunawa. Pagbati po ng belated happy birthday sa ating kamag-anak at kaibigan, ang magkapatid na Dr. Arvin Briones and Dr. Arlene Briones. Special greetings din po kay Tita Uding at sa kanyang mga anak na nandyan sa New York, USA, at sa aking mga kamag-anak dyan sa Amerika. Anda Rocafort, kaibigan Oblea, Olgado, Salazar Martinez family, at dyan din po sa Italia, Tolentino, Martinez, Paran, Andal, family, at sa mga kaibigan natin dyan, Salcedo, Bayongan, Lumbera family, Saling Masaho, Saling Villanueva, at dyan din po sa General Lighthouse ni na Father Ted Calaw, kina Brother Marlon at kina Father John Paulo, at mga paring kasamahan dyan sa Roma sa ng Adorno Fathers. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.